Nag-clearing operation ng MMDA sa ilang alternatibong ruta ng mga motorista para maiwasan ang Commonwealth Avenue sa Lunes, araw ng unang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Halos 20 ang natikitan dahil sa illegal parking habang may mga sasakyan ding nahatak. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Unang sinuyod ng mga tauhan ng MMDA ang CP Garcia Avenue sa Quezon City. Naabutan ang nakapark ng mga jeep at tricycle sa gilid ng kalsada. Ang tricycle driver na ito hindi pa man din nagsisimulang pumasada, natikita na. Wala naman ho kaming totally na permis na matutulugan. Araw-araw kami natutulog dito. Dumating naman ang dalawang jeep ni driver pero lagpas na sa oras sa ibinigay na palugi. Kaya hinatak na ang mga sasakyan nila. Wala naman mga paparkingan eh. Araw-araw naman ang bumibiyahe. Ngayon lang kasi medyo nangali eh. May mga nakahambalang ding tricycle na nasakop ng isang lane ng kalsada. Tinanggal ito ng mga driver pero natikitan pa rin sila. Wala po kang mapag-parkingan eh. Dito po kami nakatira eh. Pero alam niyo bawal? Opo. Medyo napuyat lang po kasi gabi kaya tinanghali kami. Pero maaga kaming malis dito. Hindi rin pinalagpas ng MMDA ang mga motorcycle rider na nakasuot lang ng tsinelas habang bumabiyahe. Nakalimutan lang sir eh. Namadali eh. Namadali lang sa trabaho. Pero alam nyo, nabawal yung helmet. Bawal lang sir. Ang suot na helmet ng angkas, napansin ng mga otoridad na substandard. Sa halip na tikitan, binigyan na lang ng libreng helmet ng MMDA ang babaeng angkas. Masaya po ako kasi binigyan na po ni sir ng helmet. Thank you po, sir. Napaka-importante ng helmet. Nakita nyo naman, walang protection ng mga riders at backride. Pag yan, sumemplang yan. Lahat, exposed skin, ulo, tuhod, lahat yan. Maaring ma-injure. Pinuntahan din ang Katipunan Avenue na isa sa mga alternatibong ruta sa araw ng SONA. Sa ilalim ng Katipunan Flyover, naabutan ng ilang jeep na ginawa ng garahe ang lugar. Nagpakita ng permit ang ilang driver pero para lang ito sa 20 jeep. Ang iba hinatak na ng MMDA. 17 ang natikitan dahil sa illegal parking, 8 sasakyan ang nato, at 3 motorcycle rider natikitan dahil sa mga paglabag. Ayon sa MMDA, nakipagdialogo sila kahapon sa mga punong barangay. Kaya alam na nila na magkakaroon ng operasyon hanggang sa mga susunod na araw. Pakiusap lang po namin, gagamitin po ito bilang alternatibong ruta sa zona ng ating Pangulo sa Monday. Araw-arawin po namin maklear ito so that mabigyan natin ng maluwag na alternatibong ruta yung mga kababayan natin. James Agustin, GMA News. Nakalatag na rin ang seguridad sa batasan pambansa kung saan gaganapin ang unang zona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Maiulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, may nakatakda ng lugar sa North Wing Lobby kung saan magsasagawa ng tagging ang Presidential Security Group sa mga bisita sa unang zona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Nakapwesto na ang mga mesa at upuan kung saan susuriin ang PSG ang mga requirement sa pagpasok sa main building ng Kamara gaya ng vaccination card, health declaration form, at negative RT-PCR test result. Nakalatag na rin ang red velvet ropes para sa mga VIP na darating sa Lunes pero hindi pa nakalatag ang red carpet. Patuloy rin ang last minute touches sa session hall. Nakalatag na ang asul na carpet sa loob at may dagdag pang footlight sa lugar na pupunta sa lugar kung saan idinaraos ang session ng mga mambabatas. Ang session hall, north wing lobby at south wing lobby ay itinakdang bubble areas. Pili lang ang mga pwedeng pumwesto sa mga lugar na ito. Ang RTVM o Radio TV Malacanang nagsaset up na rin sa media center ng kanilang equipment para sa live broadcast ng SONA sa Lunes. Sa media center ang pinakapwesto ang mga taga-media na nagpo-cover sa camera, pero sa araw ng SONA, tanging RTVM lang ang makakapasok sa media center. Ayon sa ilang taga-RTVM, 19 na camera ang gagamitin nila sa araw ng SONA at mula sa mga itong nakapako sa loob ng session hall. Nakatakda naman magsagawa ng walkthrough sa session hall si House Secretary General Mark Leandro Mendoza mamayang hapon. Rafi? Tina, meron bang provision kapag may nakita ang mga papasok dyan ng sintomas ng COVID bagamat mag-present sila ng negative RT-PCR test, Tina? Yung negative RT-PCR test result, Rafi, ay para doon sa mga papasok sa bubble areas, yung session hall, north wing lobby at south wing lobby. Yung ibang mga papasok sa batasan complex na hindi naman pupunta sa bubble areas, merong antigen testing on-site. So pwede doon pa lang ay makatch na kung meron may mga sintomas o kung meron magpo-positibo. So noon pa man, kahit hindi SONA, ay meron ng lugar
dito, Rafi, kung saan pwedeng i-isolate yung mga magpapakita ng sintomas. At bukas din yung clinic nitong House of Representatives, Rafi. Wala namang nababagit, Tina, na threat ang batasan sa ngayon habang naghahanda sila para sa seguridad, Tina? So far, wala naman, Rafi, dahil sa higpit ng seguridad, hindi lang nung camera, kundi pati na ng PSG, ay piling-pili yung mga makakapasok sa batasan complex sa Lunes. Kahit yung mga media, matagal na tayo nag-submit nung listahan ng mga tao natin na papasok dito. So pati yung mga inimbitahan na dadalo sa Sona, Rafi, ay merong guest list na inihanda para dyan at naipalabas na yung mga invitation nila. So isa rin sa mga ipapakita nila sa Lunes ay yung mismong invitation nila maliban doon sa mga health protocol requirements na kailangan din nilang ipakita sa PSG. Ang abangan na lang siguro, Tina, kung mayroong protest ulit doon sa mga militanteng kongresista na dadalo dyan sa Sona, Tina. Sa huling abiso nila, sabi nila nakahanda na yung kanilang mga susuotin sa Sona, pero hindi pa nila napapag-usapan kung papasok sila sa session hall para pakinggan yung Sona, although mas malamang daw na lumahok sila doon sa People Sona. Ngayon, kung saan yun gagawin, yun ang hindi pa nila sinasabi dahil ang sabi ng PNP, bawal mag-rally, pwera na lang sa mga freedom parks. Rafi? Okay, maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Bilang paghahanda pa rin sa unang Sona ni Pangulong Bongbong Marcos, epektibo na sa Biyernes, July 22, ang Oplan Manila Shield ng PNP. Sa ilalim niyan, magkakaroon ng random checkpoint sa mga border ng Metro Manila. Simula rin sa Biyernes, suspendido ang mga permit to carry firearms outside the residence hanggang July 27 yan. Sa mismong araw ng Sona, mahigit 20,000 pulis ang ide-deploy.